Tumayo po tayong lahat at tumawid. As you are to worship, come just as you are before your God. Come, now is the time to from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, again on high, you open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. One day at the time we'll confess you are God. One day at the knee we'll bow. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose.
choose to now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Bago po tayo umabot ng susunod na awitin, let me share to you the word of God from Psalm 100. Enter the gates with thanksgiving and his courts with praise. With thanks to him, bless his name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to us everlasting.
me to Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Everlasting arms, you'll never let me go. I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. With all my life, nanatili po tayo nakatayo at patuloy na lumapit sa Panginoon sa mga ito. Lord God, we thank you because we know that you are God who never changes. And today we continue to sing and to lift up your name because you have done great things in our lives. You continue to save us even from our situations. And we thank you, Lord God, that the reason why we are here is because of you. You have redeemed us as your people and we are forever yours. Kaya Panginoon, lubusan po namin kayong itinataas at ipinapahayag ang aming pag-ibig sa inyo sapagkat napakalaki ng ipinakita ninyong pag-ibig sa amin na hindi namin masusuklian, hindi namin matatapatan. Pero Panginoon, ang karapat-dapat po na pagsamba sa inyo ay ang buhay po namin na lumuluhod at sumusunod sa inyo simula sa puntong ito, magpakailanman. We thank you also, Lord, for being with us in your presence through the Spirit as you continue to transform us according to your word na maging katulad din niyo sa aming pong pag-ugali, sa aming pong pananampalataya. We thank you, Lord God, that even through challenges that we face, you enable us to be strong and be victorious because you have all things in your hand. And not only that, Lord, you deserve all the praise and all the glory in our lives. Sapagkat ang dami po kayong ginawa sa buhay namin, pero sa simula pa lang, kayo bilang Diyos, karapat-dapat na kayo naluhuran at sambahin sa pamamagitan ng buong buhay namin. Lord, we come to you continuously because we also recognize that it is in you that we find hope and peace and joy. And so, throughout this whole week, Lord, na dumaan, marami sa amin, siguro ay sumabak na naman sa mga pagsubok at mga challenges sa buhay. Panginoon, we come to you right now and find strength because we realize that we cannot live each day without you, Panginoon. Kaya sa oras-oras, maging sa oras na ito na kami po ay sama-sama na umaawit at makikinig sa inyo, Panginoon, would you allow us to be refreshed once more, to be strengthened once more, and be guided sa direksyon na nais nyo po sa bawat isa sa amin. Ano man ang aming estado sa buhay ngayon, o ano man ang aming role sa buhay namin, Panginoon, would you enable us to live Christ-like lives in being students, in being employees, in being parents, in being family members of yours, and in being followers of you, may you be pleased in our lives. Lord God, we commit to you all the parts of our time of worship this morning. It's not really about us being blessed, but it's being you, you being glorified, and in turn, we see you, we are continually blessed all the more, Lord. We glorify you once more. We pray that you would have your way. You have your will done in our lives. Because you pray in Jesus' name. Amen. A blessed Lord's Day po to everyone. Are we blessed? Amen. God is good and all the time. Amen. I hope all is well with everyone, both spiritually and physically. Amen. By the grace of God. Good morning also to those who are watching online in FB and YouTube. Welcome to our Sunday service here at Christian Bible Church of Las Piñas. We would like to thank our dear participants. Thank you for leading us in prayer, Pastor BJ. And also kay Kuya Boying Clelo.
Thank you po for leading us in worship as a first-time song leader. Amen. Praise God po. And our backup singers, Ate Mabel and Ate Bianca. Our musicians, Kuya Pat and Pastor AJ. And our online tech, kay Kuya Tim and kay Kuya Jake. Yan. And hello also to our camera tech, kay Kuya PJ. Thank you for always capturing behind the scenes. Salamat po. And yours truly po, ako po si Ate May under presiding ministry. So, we are all excited to see, syempre, yung mga members natin every Sunday. Amen? And of course, syempre, yung mga new visitors, yung mga new faces na nakikita natin. And we want to celebrate today kay Kuya Victor Concepcion. Invited by Ate Remy Concepcion. Husband po ni Ate Remy. Welcome po sa CBC, Kuya Victor. And next po si Ate Evelyn Agoot. Welcome back po. Welcome back, Ate. Mukhang ano po, na-miss po talaga namin kayo dito sa ating simbahan. And also po, would also want to greet our birthday celebrator this week. With tomorrow, April 15, si Ate Brianna Velasco. Yan, anak ni Ate Joy Velasco. And also on 17, si Ate Lorraine Gamboa. Wala si Ate. Yan. So I know everyone is excited to extend our hands, stretch our arms, and greet one another. So inanihan po natin na magbatian po ang bawat isa. Ay maligaya sa iyong pagparito sa pagtitip mo ito. Dahil Kristo ang buhay pati na pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magawitan at tayo'y magkwentuhan ng papurihan ng Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Kami ay maligaya sa iyong pagparito sa pagtitipong ito. Na kay Kristo ang buhay pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magawitan at tayo'y magkwentuhan at papurihan ng Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa'yo. Tayo welcome, welcome, welcome. Sama-sama kami sa pagbati sa'yo. Tayo welcome, 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 welcome. Ito our birthday celebrator this week. Po kay Kuya Luke na Babli. Welcome back, Kuya Luke. Ayan. For our announcement, every Sunday, our worship service po at 10 a.m. And those who are watching online via YouTube, you are most welcome to visit here at 77 Lovely Road, BF Almanza 2, Las Piñas City. So our midweek service po, this is every Wednesday. Yan, at 8 p.m. via YouTube Live. For our Sunday school, this is headed by Teacher Mitch. Every Sunday at 10 a.m., dito pa rin po yan sa ating simbahan. Kids ages 1 to 12 years old are welcome to join our Sunday school. So for our Spin 180, this is headed by Pastor AJ and Ate Fayola. For this coming week, I think wala po muna tayong Spin 180 to give way po sa ating music workshop, which started last April 7 and to be continued on April 21 at 2 p.m. for guitar, keyboard, and voice lesson. Pwede pa po bang humabol? For voice na lang po on April 21. Yan po, kung sino po yung mga interesado at may talento po, maaari pa po tayo mag-join on April
21. So join in the ministry. I know God has granted us so many gifts and talents. Amen? Amen. And if you want to serve the Lord, just approach Ate Mabel. And here are our ministry, music ministry. And then tech team. Ayan po. Our CBC creatives. Next, our Sunday school. And ushering team. And lastly po, presiding ministry po. And sorry, cell group facilitators. So join us and be part of our cell group. We have different kind of cell group according to your age, gender, and also po your availability po, of course. So to start with, we have CBC Sisters. This is headed by Ate Beng Villanueva. Every first and third Monday, we held it via online. And second and fourth Sunday after lunch po, dito po tayo face-to-face. Next po, Young Men, headed by Pastor AJ Villanueva. Every Tuesday, 8:30 p.m. via online. Next po, CBC Moms. Ang gaganda ng ating mga kananayan. Amen? Ay, parang di agree. Tulog ba? So this is po every Sunday, headed by Ate Yoli and Tita Mila. This is po after lunch here po at Lovely Road. Young Ladies, headed by Ate Faye Villanueva, every Thursday, 8:30 p.m. via online. CBC Friday Ladies, this is by headed Ate B. Villanueva, every Friday, 5 to 6:30 p.m. via online din po. Next po are CBC Dads. Yan, this is every Friday po, headed by Pastor Frank, at 7:45 p.m. via online. And next po, CBC Saturday Ladies. Of course, every Saturday, 7:30 p.m. via online. And lastly po, our Sunday Men, headed by Pastor BJ Villanueva. This is after lunch po, here at Lovely. This is also face-to-face. So for our tithes and offering po, you may give here at church or you may also send via online banking, GCash, BPI, and China Bank. Si Damarki, ano po, above for the screen sa ating pong mga detalye. Also po, meron pa po tayong available CBC polo shirts. Ayan po, makikita po natin yung mga prices according to sizes. If you want po to avail, just approach po Ate Mabel. Kung gusto pa po nating magkaroon po ng ano, may extra pa po tayong mga CBC polo shirt. And lastly, we would like to ano po, to remind everyone to always bring your alcohol, face mask po, and own tumbler po para po sa ating kaligtasan ng bawat isa. Ayan po, as we go on to our scripture reading, may we call on Ate Jinky to be followed by Pastor BJ for his message. Tumayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang pagbasa mula sa Daniel chapter 11 verse 16 to 35. Kaya gagawin ang hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin at walang makapipigil sa kanya. Sasakupin niya ang magandang lupain ng Israel at lubusan itong mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Talagang determinado ang hari ng hilaga na salakayin ang kaharian sa timog ng buong lakas ng kaharian niya. Makikipagkasundo muna siya sa hari ng timog sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang anak na maging asawa nito, upang sa pamamagitan nito ay maibagsak niya ang kaharian sa timog, pero hindi magtatagumpay ang kanyang layunin. Kaya ang mga bayan na lamang muna sa tabing dagat ang kanyang lulusubin at marami ang kanyang masasakop. Pero patitigilin ng isang pinuno ang kanyang pagpapahiya sa iba at siya mismo ang mapapahiya. Kaya uuwi siya sa napaparadera niyang mga bayan, pero matatalo siya at iyon ang magiging wakas niya. Ang haring papalit sa kanya ay mag-uuto sa isang opisyal na sapilitang maniningil ng buwis para madagdagan ang kayamanan ng kaharian niya. Pero hindi magtatagal ay mamamatay ang haring ito. Hindi dahil sa labanan o sa mayroong galit sa kanya.
Ang papalit sa kanya bilang hari ay taong hindi kagalang-galang at walang karapatang maging hari. Sa hindi inaasahan ng mga tao, bigla niyang sasakupin ang kariyaan sa pamamagitan ng pandaraya. Maraming kalabang sundalo ang kanyang papatayin, pati na ang punong pari. Makikipagkasundo siya sa maraming bansa para dadayain niya ang mga ito sa bandang huli. Magiging makapangyarihan siya kahit maliit ang kaharian niya. Sa hindi inaasahan ng mga tao, bigla niyang lulusubin ang mauunlad na lugar ng isang lalawigan. Gagawin niya ang hindi ginagawa ng kanyang mga ninuno. Ahati-hatiin niya sa mga tagasunod niya ang kanyang mga nasamsam sa labanan. Pinaplano niyang salakayin ang mga napapadirang lungsod, pero sa maikling panahon lamang. Maglalakas loob siyang salakayin ang hari ng timog na may marami at malakas ring hukbo, pero matatalo ang hari ng timog dahil sa katusuhan ng kanyang mga kalaban. Papatayin siya ng sarili niyang mga tauhan, kaya matatalo ang kanyang mga sundalo at marami sa kanila ang mamamatay. Ang dalawang haring ito ay magsasama, pero pareho silang magsisinungaling at mag-iisip ng masama laban sa isa't isa. Pareho silang hindi magtatagumpay sa kanilang binabalak laban sa isa't isa at magtatagumpay ang labanan nila dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon. Ang hari ng hilaga ay uuwi sa kanyang bayan dala ang maraming nasamsam na kayamanan mula sa digmaan. Pero bago siya umuwi, uusigin niya ang mga mamamayan ng Diyos at ang kanilang relihiyon. At pagkatapos ay saka siya uuwi sa sarili niyang bayan. Sa takdang panahon ay muli niyang lulusubin ang kaharian sa timog, pero ang mangyayari ay hindi na katulad ng nangyari noon. Sapagkat lulusubin siya ng hukbong pandagat mula sa kanluran, at dahil dito uurong siya at babalik sa kanyang bayan, ibubunto niya ang kanyang galit sa mga mamamayan ng Diyos at sa kanilang relihiyon, pero magiging mabuti siya sa mga tumalikod sa kanilang relihiyon. Uutusan ng hari ng hilaga ang kanyang mga sundalo na lapastanganin ang templong napapalibutan ng pader. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao, pero uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamamagitan ng espada o susunugin, at ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Sa panahon na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila, pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. Uusigin ang ilang nakakaunawa ng katotohanan upang maging dalisay at malinis ang kanilang mga buhay hanggang sa dumating ang katapusan na darating sa takdang panahon. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Makinig tayo sa mensahe na ihahayag sa atin ni Pastor BJ. Maaari na po tayong umupo. Salamat po Ate Jinky, and yung pong binasa natin ay talagang makikita nating masalimuot, ano, yung mga pangyayari. But before we go there, let me just greet you a blessed Lord's Day sa ating lahat. Ngayon po ay gitna na po ng Abril. Ramdam niyo po na gitna na rin po yun, na halos ano na, no, yung gitna ng summer. Kaya kung nararamdaman nyo nga po yung init sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang linggo, eh, pare-pareho po tayo siguro nakakaramdam nun. Ano? Pati yung medyo tataas ng kaunti yung ating, hindi lang siguro kaunti, tataas ang ating bill dahil dun sa paggamit ng aircon. Pero sabi nga po nila, mas maigi po yun kaysa ma-hospital ka naman dahil sa na heat stroke ka na o ano man na nangyari, no? Naalala ko lang po, para kapakipanalangin, kasi meron po kaming malapit sa amin na stroke a few weeks ago na. Siya po yung pumapasok po sa amin na kasama namin sa bahay. Hindi po siya nakatira sa amin, kundi siya po ay
Stay Out. Ang pangalan niya po si Ate Marisa Polinacio, no? Hanggang ngayon po nasa ospital pa siya, ilang linggo na po. And it was because of stroke. And we'd like to continue to pray for her. Kaya mag-ingat po tayo, no? Huwag nating isipin na konting init lang yan. Pagka lumabas ka, magdala ka ng payong, ng tubig, at siguro basang bimpo para hindi po tayo basta-bastang maatake ng init. Ano? Well, recently po sa school namin, nagkaroon din kami ng tinatawag na fire and earthquake drill. And hindi ko po alam kung kayo po ay nakaranas na ng ganun. Siguro one way or another sa kumpanya ninyo or maybe sa school ninyo kung kayo po ay mga estudyante or teacher. Sa SM nagkaroon na rin ng ganun, no? Earthquake drill. Kapag ka ganun na eksena, ang lakas ng mga bells, no? Doon ko lang narinig yung mga bells na nasa building namin. Pag sabay-sabay po yan nag-ring, no? Synchronize yung pag-bell niyan. Nakakabingi, no? So lumabas kami and within 5 minutes ng pag-bell ay dapat naka-evacuate na kami ng building namin at pumunta dun sa safe place, dun sa open area ng aming campus. And sabi ni Beng, ano, may nakalimutan ka. Go bag. Alam niyo po yung go bag? Yung go bag, yung nandun lahat ng mga necessities ninyo, pati mga photocopy ng mga dokumento. Kasi pagka nagkasunog at wala kayong dalang ganon, so lahat ng dokumento nasunog na, wala kayong copy. Ang hirap maghanap ng ano, ang hirap mag-apply ulit ng ganong mga papers. Tapos mga pagkain daw na delata o mga food na pwede nyong gamitin for at least 2 days. Sakaling hindi pa po humupa yung either yung sitwasyon nga ng earthquake or ng apoy. At sinasabi ko po sa inyo ito sapagkat kamakailan lang po ay nag-earthquake po sa Taiwan, nag-earthquake din po sa Japan. Eh kung titignan niyo po yung mapa at ang globe, yung world map natin, kahilera lang natin yun eh. No, nasa ring of fire din po tayo at sabi nga po nila, anytime soon tayo dito sa Pilipinas. At nangyari na rin po sa ibang mga provinces. No? Hindi ko lang po naalala kung anong magnitude ang mga naranasan south ng ating bansa. No? Nagka-earthquake nga po. Kailangan po tayo laging handa. Kasi pag hindi tayo handa at doon lang tayo mag-iisip anong gagawin mo, nasa na yung go bag mo, no? Doon ka lang mag-iisip habang lumilindol na, baka huli na. Sabi nga po na isang kapitbahay namin, hindi tayo sigurado kung ganito tayo ka-organized na lumabas at ganito tayo kakalma, katulad nitong fire and earthquake drill na to. But knowing what you do, what you need to do sa mga oras na mangyayari yon, yun po ay paghahanda. Baka sakaling pagka nagpapanik na yung isip mo, alam mo pa rin ang gagawin. So, nice ko pong tanungin tayo. No? Tayo po ba, pagka may mga ganong klaseng sakuna na mangyayari, handa ba tayo? Pwede tayong maging handa physically. May go bag, alam natin, duck cover and hold. O di kaya ay kapag ka umuusok, halimbawa may sunog, ano, kamakailan lang din, nagkaroon ng sunog sa malalapit natin mga lugar, sa Pag-asa. Pagka nagkasunog, anong gagawin mo? Siyempre dapat mag-stoop down ka para yung usok hindi mo malanghap at hindi ka maging unconscious. Yung ilang mga bagay na yun, pwede tayong maging handa physically. Pero nais kong tanungin din kayo, handa rin ba kayo mentally, emotionally, and spiritually? Sakaling may mga sakunang ganito. At ngayong umaga, binasa natin yung Daniel 11. Actually, bahagi lang po yun sapagkat napakarami, napakahitik po ng mga pangyayari dito. And what is contained here is prophecy that brings to light a dark reality na nangyari sa mundo, no? Nagkaroon na ng fulfillment 200 years after sinulat ito ni Daniel. At maaaring ganito rin po yung maging pattern na mangyayari pa pag dumating ang tinatawag na Antichrist. No? Nabanggit natin a few weeks ago rin na ito yung profile, ito yung ugali ng Antichrist na darating. Yung katulad ng mga ugali ng mga rulers na nabanggit dun sa ating passage na binasa kanina.
And I'd like to ask us this morning, papaano ba tayo pwedeng hindi matakot sa mga pangyayaring darating na ito? Papaano ba tayo hindi matatakot sa gitna ng uncertainty na maari pang mangyari? And dumating na nga yung pandemic, natapos na. Pero sabi na may magbabadya pang isa ulit. Sa Quezon City, kami po ay parang melting pot ng maraming tao. Kaya madalas, kapag may nagsimulang sakit, no? Pag may kumalat na sakit, galing sa Quezon City, kaya wag. Pero wag kayong matakot, ha? Ingat na naman talaga natin yung ating kalusugan. Pero hindi takot ang ating magiging pangunahing motivation. And we've been learning from the Word of God again and again. Yung ilang po mga prinsipyo na ito, siguro mai-reiterate po ito. At sa umagang ito, we'd like to dwell on this message entitled Trusting God in Dangerous Times. Against the backdrop of hindi siguro pandemic lang, hindi lang siguro mga gera katulad ng nasa picture na to, kundi maging na mga times kung saan spiritually dangerous din ang panahon natin. Unang-una na makikita natin sa ating nabasa this morning ay makikita natin yung prinsipyong ito. Inuulit-ulit ito sa mga sinulat ni Daniel. God is sovereign over all world events. So I'd like this to be highlighted sa pag-aaral natin sapagkat minsan iniisip natin pagka may nangyari katulad a few years ago nung nagsimula yung pandemic, iniisip natin, ay, science ang bida dito. Pero actually, marami sa mga tao all around the world also came to faith in Jesus Christ dahil nakita nila wala magagawa ang medical community at ang science para sugpuin kaagad ang pandemic. God is sovereign over all world events, even yung mga events na maari pang mangyari, like yung economic situation po natin sa Pilipinas, yung ating pong mga alalahanin maging dito sa community natin dito sa Las Piñas, or even in our family's life, even in our life, God is sovereign over all these things. Kaya the passage we read is one of the most specific prophecies na maari nating mabasa sa Biblia. Kasi sa Panginoon, lahat ng bagay, whether past, present, or future, lahat ito naka-layout na. Sa paningin ng Panginoon, lahat ito na nasa harapan niya. Wala siyang ikinagugulat, wala siyang nakakalimutan, at wala rin po siyang kinakatakot sa mga pangyayari na ito. Kaya nga pwede tayong mag-rely sa Panginoon. Dahil siya nga is sovereign, we can rely upon Him for things that we still do not know and we still do not see will happen. Kaya huwag po tayong pupunta sa kung sinong manghuhulang manang bola. Sapagkat hindi natin matatagpuan sa kanila ang future. Huwag tayong magbabasa na kung anong horoscope o tarot card. Ang future ay hindi sa mga bagay na ito, kundi sa kamay ng Panginoon. And that is what Daniel had been seeing and hearing again and again sa kanyang book na sinulat. And in chapter 11, we read yung continuation ng interaction ni Daniel. Last week, naalala niyo po, may kinaharap si Daniel na isang someone who looks like a man who we can understand to be the pre-incarnate Christ. Basahin natin verse 1 and 2 ulit. At sabi nga po dito, nakaharap ni Daniel itong lalaking ito. At ito po yung nangyari in the first year of Darius the Mede. Ang nagsasalita po dito yung lalaking kausap ni Daniel, hindi si Daniel. And dito sinabi, I stood up to confirm and strengthen Darius the Mede. Now I will show you the truth. Sabi ng lalaki, behold, three more kings, may tatlo pang hari na maitatayo na that will arise in Persia. And the fourth shall be far richer, including si Darius, sa apat na yun. And when he has come up strong through his riches, he shall stir up all against the kingdom of Greece. Nais ko lang pong lagyan natin ng perspective. Historical perspective muna ito. Pero makikita rin natin meron itong shadow na kinakast even sa future po natin. Maaring nangyari na po mga bagay na ito, pero may mga karakteristik itong mga leaders na ito na mangyayari rin even in the future sa pamamagitan ng katauhan ng Antichrist. Pero back to history, makikita natin, dun sa binanggit dito kay Daniel, meron pong
tatlo pang hari na sumunod kay Darius the Mede. No? Hinighlight ko po sa dilaw si Darius the Mede kasi yan po yung binanggit dito sa passage. So, ang pangalan niya talaga ay si Cambyses. Minsan kasi pagka nagiging hari ka, no, nalalagyan ng panibagong pangalan, parang yung mga hari sa UK, no? Na yung hari ngayon sa UK, si Charles, no? Hindi naman yata yun ang tunay niyang pangalan, eh. It's just more of a title. So, ganun din po sa unang panahon, sa mga sinaunang panahon, usually they take in a new name, no, an official name. So, si Darius the Mede, yung current na sinasabi dito sa chapter 11, yung ilang mga hari dito, hindi na pinangalanan sa passage. Pero alam natin, no, sabi dito din kay Daniel, may tatlo pang haring susunod. At yung ikaapat na hari na binanggit dito ay si Xerxes the First. Siya po yung hari na ang pangalan din ay si Ahasuerus na naging hari at naging asawa si Esther. So makikita po natin, biblical po ang timeline pa rin ito. At si Xerxes I, out of the Bible, ano, outside of the Bible, pag dinig natin ang extra-biblical mga sources, si Xerxes, ang Persian king na huling lumaban sa mga pinakamalalaking empires during that time, no? Si Xerxes I ay humarap laban sa Greece, Greek Empire. And siguro feature dito sa ilang mga palabas na yung ibang palabas siguro na, ayaw ko ng pangalanan, pero it's more of a history that when Darius or when Xerxes the First went up against the kingdom of Greece, natalo po siya. At ilan sa mga sundalong tumalo sa kanya ay yung mga Spartans, no? Yung mga Spartans. Mga maliliit lang na ano ng na mga grupo ng tao, pero malalakas tong mga tao ito. They were so in a defensive position to the point na kahit na lusubin sila ni Xerxes at yung mga Persians, natalo po ang mga Persians. At umuwi ng talunan si Xerxes. And that was the decline of the Persian Empire. Kaya po nung yung sumunod ng king after kay Xerxes, si Artaxerxes, na pinangalanan sa Nehemiah, ito yung hari na kinausap ni Nehemiah, pababa na ng pababa ang Persian Empire. At anong ginawa nitong hari ito? Yung last king na yon, when a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do as he wills. Pagkatapos ni Xerxes, ito na nga po ang umangat na hari. At ito po yung kilala po natin na si Alexander the Great. Yung next picture natin. Ano? Makikita po natin na after the decline of the Persian Empire, sa doon pa lang tayo sa 21. Ano? Let's go back. Ay makikita po natin in history ay umangat po si Alexander the Great. Now, I'd like to emphasize, ano, mga kapatid, nung isinulat ito ni Daniel, it was 200 years before the time of Alexander the Great. 200 years. Prophecy po siya. Kaya, minsan, may mga liberal na mga scholars na sinasabi, hindi, sinulat ito pagkatapos ni Alexander the Great. Kaya lang napakalayo na niya para sabihin sinulat ito bandang time na yan, no? Napakalayo nung time na yun from the time of the exile. So dinidiscount lang nila yung na yung prophecy ay galing talaga sa Panginoon at supernatural yung pag-reveal kay Daniel. Merong isang kwento tungkol kay Alexander the Great na sinulat ni Josephus, isang Jewish historian, na nung dumalaw daw po si Alexander the Great dun sa Jerusalem by 332 BC, no? Humihingi ng tulong kasi si Alexander the Great sa mga Hudyo. At sabi nila, sabi niya, bigay niyo sa akin yung mga sundalo na pwedeng lumaban para sa aking empire. Nag-refuse ang ano Israel. Nag-refuse yung mga Hudyo. Sabi nila hindi sila tinawag para sa laban ng ganito. Nagalit si Alexander the Great at bumisita siya sa Jerusalem. At imbis na mga sundalo ang sumalubong sa kanila ay yung high priest na ang pangalan ay si Yadua during 332 BC. And during that time, si Yadua, yung high priest, he showed to Alexander the Great itong passage na ito. Itong specific passage na ito sa Daniel.
nung pinabasa niya kay Daniel itong passage na to, Daniel chapter 11, verse 3. A mighty king shall rise, who shall rule with great dominion and do as he wills. Alam niyo ginawa ni Alexander the Great? Imbis na magalit siya, sabi niya, yung nagsulat nito ay galing sa tunay na Diyos. Kaya lumuluhod din ako sa Diyos na ito at nagsasacrifice din ako sa Diyos na ito. Pakisacrifice, can you please sacrifice in my place? Sabi niya dun sa high priest na yon. And dahil dun sa tagpong yon, sabi ni Alexander the Great, itong Judea, hindi natin gagalawin ito. Hahayaan natin na yung mga Hudyo ay manatiling Hudyo. And he went on to go and conquer India. So makikita natin, even world leaders, ay makikitang prophecy itong mga pangyayaring na to. So we appreciate Daniel for that. Daniel 11:4, sabi dito, and as soon as he has arisen, si Alexander, his kingdom then shall be broken and divided toward the four winds of heavens, but not to his posterity nor according to the authority with which he ruled, for his kingdom shall be plucked up and go to others beside this. Napag-aralan natin a few chapters before, no? A few weeks before. Sino po itong mga nagmana nung kaharian ni Alexander the Great? Pinaghiwa-hiwalay ito. Parang ano, no? Mana. No? Imbis na isang empire, anong nangyari? Nagkawatak-watak ito. His top four generals, sila po naghati-hati sa imperyong ito. At mamaya, makikita natin, susubaybay natin yung dalawang major empires that arose from the empire of Alexander. And before we proceed, nais ko lang pong i-emphasize itong tanong na to sa atin. Kasi kuminsan iniisip natin, pag binasa natin ang Biblia, ay wala nang kinalaman yan sa buhay natin ngayon. Wala nang kinalaman yan sa kasaysayan ngayon. Pero kung babasahin po natin ang ating kasaysayan, makikita po natin nakalapat po doon yung mga prophecies na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. So a question that comes is this, if God is in control over all things in all of history, kung ang Diyos ay meron pong control sa mga bagay na nangyari sa kasaysayan, why do we live as if everything depends on us? Bakit ba kung minsan, masyado tayo mapag-alala sa mga nangyayari sa paligid natin? We're so worried about the things that God is already on top of. Katulad ng mga pangyayari sa ekonomiya natin, no? Para bang ang tagal nang hindi nakakatikim ang mga sasakyan natin ng murang krudo at gasolina. Ang tagal na natin hindi nakakatikim ng bigas na pinangakong bababa daw ang presyo. Hindi pa, no? One cup of rice, 30 pesos. Or maybe siguro 20 pesos, no? Di ba tayo nakatikim ng isang kilo na 20 pesos? My own worries, ano? Ako bilang isang family man din, isa sa mga worries ko, o nga, ngayon malakas ang konsumo sa aircon, mataas ang electric bill, tumataas ang tuition sa mga schools. Nung bata ako, nakakahanap pa ng mga ano, scholarship, no? 100% scholarship. Ngayon, kahit na anak ng pastor, walang scholarship. Walang mahanap na scholarship. Even my own health, I get worried about it. Even my own work, my own ministry, pinag-aalala ko rin. Pero, nakokompronta rin po tayo ng salita ng Panginoon at pinapaalala sa atin ng Panginoon. Teka, kung ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, sabihin mo nga sa sarili mo to, kung ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, bakit ako nag-aalala? Bakit ako nag-iisip na ako ang dapat na umatupag ng problema ng Diyos? Kailangan natin lumapit sa Kanya. Kailangan natin umasa ng husto sa Panginoon. We should not forget that God is in control and sometimes inaallow niya pong mangyari ang mga bagay-bagay na ito para malaman natin wala naman tayong magagawa. Siya ang may magagawa. So quit overthinking, quit worrying, but rather grow in trust and in faith in the Lord.
Siya naman po ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya kung babalikan po natin yung prophecy, tuloy natin sa verse 5, ano? Ito yung mga pangyayari na hinayaan ng Panginoon na maganap. So the king of the south shall be strong, and one of his princes shall be stronger than he, and shall rule, and his authority shall be a great authority. And one of the things that we need to observe dito sa passage na to, meron dalawang kings na naglalaban lagi. Para sila, alam niyo po nung bata, siguro kayo, naglalaro ba kayo ng ano, yung tinutuping papel, tapos may dalawang, halimbawa, red ball pen at saka blue ball pen, naglalaro ba kayo ng ganun na may, I forgot the, yung ano, tinutupi siya, tapos naglalaban-laban, kung paubusan, ubusan ng koponan, hanggang sa natabunan na ng isang ink yung koponan ng isa, at siya nang mananalo. Parang ganun yung mga pangyari dito. Para bang merong ano, crossfire lagi. Naglalabanan itong King of the South and King of the North. And let's observe that kasi yung King of the South is a specific kingdom dito sa context ng history. So secondly na makikita natin sa passage this morning is ito po yung hindi natin madedeny na mangyayari rin sa panahon natin. That world conflicts will escalate toward the end. Patindi ng patindi yung mga conflict. Mamaya may papakita tayong ilang mga pictures that show what is the current conflicts that are existing sa mundo natin ngayon. Pero at this point, sa historical context, sa panahon ng unang pagkakaganap ng prophecy ni Daniel, 200 years after, 200 or so, makikita natin may dalawang hari na lagi naglalabanan. At ito po yung mga naging general ni Alexander the Great. Yung unang general niya ay si Ptolemy. Si Ptolemy the First, no? Siya po ay isa sa mga general ni siya at saka si Seleucus, pareho silang general ni Alexander the Great. Si Ptolemy ang sumakop sa Egypt, no? Kaya sa linya ni Ptolemy, mamaya makikita natin yung isang image niya, no? Lahat ng mga Egyptian pharaohs after him ay mga naging Greeks. And then sa Northern Kingdom, sa King of the North, ay naghari po ay si Seleucus. At makikita po natin mamaya, no, kung sino po yung manggagaling sa Seleucid Empire. Actually, nabanggit na natin to a few weeks ago. Pero sa Ptolemaic Dynasty, bear with me sa history po na to, no, makikita natin, ito po ang sumakop sa Egypt. And during this time, ancient Greek kingdom in Egypt ito. It was founded by Ptolemy the First, yung mga years na ito. Dahil ang Egypt ang isa sa pinakamayaman sa mundo during that time, the Ptolemaic dynasty became also the wealthiest of Alexander's successor states. And isa sa pinakakilala rin na mga naging pharaoh na babae, sa linya ni Ptolemy ay ang kilalang-kilalang si Cleopatra. Pero alam niyo po ba, ang Cleopatra ay napaka-common name. So yung kilala nating Cleopatra na nagkaroon ng love affair kay Julius Caesar ay si Cleopatra the Seventh. At dun po nagwakas ang Ptolemaic dynasty sa mga taon na yan. So si Ptolemy at saka si yung Seleucid na empire, sila yung naglalaban-laban lagi. Tingnan natin sa verse 6. Laban-bate. Para itong ano eh. Para itong teleserye na laging may kasalan, tapos may away, tapos may traiduran. Maging sila magkakapatid, nagtatraiduran. So basahin natin ilan sa mga parts ng passage dito. Verse 6 sabi dito, "In some years, they shall make an alliance, and the daughter of the king of the south shall come to the king of the north to make an agreement." So meron pong kasalan. Pero nangyari, hindi po naging maayos. So, jump tayo ng konti, no? Para makita lang natin yung visual, yung slide 32, tingnan natin yung kasalang Ptolemy and Seleucus. Kasi yun yung pinapakita dito sa passage, ano? Si Ptolemy, yung Ptolemaic Kingdom and Seleucid Kingdom ay may mga linya ng mga hari, mga naging anak-anak. So, to make the long story short, tignan natin yung part dito na yung anak ni Ptolemy II
na si Berenike Sira ay ikinasal kay Antiochus II. Si Antiochus II ay meron pong asawa. Para lang magkaroon sila ng kapayapaan nung dalawang kaharian na to, anong ginawa ni Antiochus II? Dinivorce niya yung kanyang asawa na si Laodice. So ito ngayon, yung dito nagsimula yung parang malateleseryeng tagpo. Dahil po dito, si Laodice ay nagtangkang patayin si Berenike at ang kanilang anak ni Antiochus II na si Antiochus III. So bata pa ito, baby pa itong anak nila. She poisoned yung asawang ito. At dahil namatay nga si Berenike, si Antiochus II, pinakasalan niya ulit si Laodice. At dahil po doon, naging maayos ulit, supposedly siya, no? Pero si Laodice, dahil nakita niyang pwede siya ipagpalit ni Antiochus II, pinatay niya rin si Antiochus II, kahit na asawa niya. At rinoclaim niya na yung kanilang anak na si Seleucus ang bagong hari. So ganun kasalimuot yung mga pangyayari. Kahit sa loob ng pamilya, nagpapatayan, kaya mag-aasawa, nagpapatayan dahil sa inggit, sa selos, at sa kagustuhan na magkaroon ng kapangyarihan. Daniel 11:13, sabi dito, "For the king of the north shall again raise a multitude greater than the first, and after some years he shall come on with a great army and abundant supplies." So laban-laban ulit sila. Dahil nga po sa kanilang mga batayan, itong kapatid na ni Berenike kanina, si Ptolemy III, he took revenge against the family of Antiochus. So yun ang dahilan kung bakit naglaban-laban, dahil nagpapatayan. At nagpapatayan ng patuloy pa rin. Fast forward tayo sa slide 37. Dumating ulit ang panahon na nagkaroon ng intermarriage, no? Binigay naman ngayon ng mga tagas ng Seleucid Kingdom ang kanilang anak na si Cleopatra I para maikasal kay Ptolemy V para magkaroon ng peace. Pero ang sabi po dito, no, sa verse 17, no, "He shall give him the daughter of women to destroy the kingdom, but it shall not stand or be to his advantage." So tuloy pa rin yung gera. Tuloy pa rin ang gera. And let me fast forward to slide 41. Dito natin makikita yung pagdating ng pinag-aaralan natin a few weeks ago. No, si Antiochus IV Epiphanes, siya po yung tumayo na pinakamatinding ruler ng mga Seleucids na galing din po dun sa kaharian na sinusundan natin ngayon. The time came na ito pong si Antiochus IV, no? Next, sa verse 23, tingnan natin. Ano? Verse 23, sabi dito, "And from the time that an alliance is made with him, he shall act deceitfully, and he shall become strong with a small people. And without warning," verse 24, "he shall come into the richest parts of the province, and he shall do what neither of his fathers nor his father's father have done, scattering among them plunder, spoils, and goods. He shall devise plans against strongholds, but only for a time. He shall stir up his power and his heart against the king of the south with a great army. The king of the south shall wage war with an exceedingly great and mighty army, but he shall not stand, for plots shall be devised against him." So ito po yung labanan. Tingnan natin yung mapa dito. Yung Seleucid army, Seleucid kingdom, ay nakikipaglaban lagi sa Ptolemaic kingdom. And guess what? Sino po yung nasa crossfire? Sino po yung nasa gitna nung dalawang kaharian na to? Makikita po natin, ang Jerusalem nasa gitna. Kaya hindi po malayo na madadamay sila lagi sa labanang ito. Inisip natin, ano, wala naman akong kinalaman dyan sa mga nasa north, sa mga nasa south, kaso nasa gitna ka.
At dahil sila ay nasa gitna, they have no recourse but to be also involved. Maging aware sila sa mga pangyayari na ito. Verse 26 to 27, even those who eat his food shall break him, his army shall be swept away, and many shall fall down slain. And as for the two kings, their heart shall be bent on doing evil. They shall speak lies at the same table, but to no avail, for the end is yet to be at the time appointed. Summarize lang po natin yung mga passages na binasa natin. Sapagkat siguro yung sa atin, iba sa atin, inisip natin, ano bang kinalaman natin mga Kristiyano dyan? Pero ito yung pwede nating i-summarize, ano? Yung next slide natin. Sabi dito, no, terrifying kingdoms will still rise. And men like Antiochus Epiphanes ni Hitler, no? World War II. And other communist countries. Pero ito po yung point natin kanina, di ba? Pangalawang point is that world kingdoms or world conflicts will continue to escalate towards the end. At katulad ng mga Hudyo, mga kapatid, we find ourselves in the middle of wars. Maring hindi physical wars, pero yung iba, information wars na ginagawa sa social media. A few years ago, meron po tayong tinatawag na war against drugs. Yung iba sa atin may kakilala na nadamay sa ganung klaseng war. Sa social media ngayon, ang pinaglalaban ay yung mga bagay tungkol sa fake news at sa kung ano ba talaga ang totoong news. So marami tayong mga wars na pinagigitnaan, and we would think that the wars of the older times would be destructive enough. Ang sabi po ng scriptures, there will be a time when conflicts and wars will culminate towards superlative. Tingnan natin, in ancient times, ang labanan ay mga espada at mga sibat. So World War II, ang mga naging labanan ay mga tora-tora. Mga missiles at mga torpedoes, no? Galing sa mga submarines. Sa panahon natin, kinakatakot natin ng gusto ay yung nuclear wars. At ito po, reality ito ngayon. May mga malalaking mga bansa na sila may kapangyarihan na konting pindot lang pwede magsagutan ng mga nuclear wars. At kapag nangyari yon, sabi nila, no, yun na yung World War III. At damay na tayo lahat, kahit na ayaw natin, kahit na wala tayong nuclear war. Damay po tayong lahat. Pero ang tanong po sa atin, no, ang galing kasi ng mga tao na gumawa ng mga pangwasak at ikamamatay na ibang tao. Pero ang tanong natin is, yes, the world is constantly at war. What is that to me? Itong tanong sa atin. As Christ followers, how should we respond? Kung tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus, oo nga, may mga gera nangyayari sa paligid natin, wala akong kinalaman dyan, pero paano ba tayo magre-respond? How will we show the world that conflict is not the way to go? Pwede natin i-break down yung tanong na to, no? How would we be part of the conflict? Kung may mga gera, siguro hindi lang gera in a national or in international level ang pinag-uusapan natin. Baka yung gera ay between your neighbor on your right and your neighbor on your left. No? Sa inyo magkakapatid, alimaw, kapatid mo, nagigera sa isa pang kapatid, paano tayo mag-respond bilang mga Kristiyano? Makikigulo rin ba tayo sa conflict? Kapag ka may conflict, ang tanong, magtatago ka na lang ba at sasabihin mo, wala akong kinalaman dyan, wala akong gustong maging kinalaman dyan. Kayo na lang mag-away. Gusto kong mag-survive. Or, there's a different and a better way. Would we stand on what is true and show others paano ba mag-deal with conflict? Ito yung nakakalungkot. Tayo mga Kristiyano, sino ba yung hari natin? Ang tawag sa kanya ay Prince of Peace. Ang ibig sabihin ba ng Prince of Peace wala akong kinalaman sa gera. Ganun ba ang Panginoon? Pag sinabing peace, is peace the absence of war? Hindi po. Peace is the active na pag
reconcile. No, peacemaking. Pag sinabing peace, hindi yung sleep in heavenly peace, no? Nasa libingan ka na, wala nang problema. Hindi ganun eh. Peace can happen through Jesus Christ and peace should happen through Christ's followers. Kung ikaw ay Kristiyano at pinagigitnaan ka, ikaw mismo, nasa gitna ka ng conflict sa mga relationships mo. Nasa gitna ka ng conflicts sa loob ng kumpanya ninyo. Nasa loob ka ng conflict sa loob ng school ninyo. Anong gagawin mo? Ikaw mismo ang dapat na magpakita kung paano mag-ayos, mag-reconcile ang tao. And that is only possible by God's grace, by His peace. So how do we relate with people who seem to be always looking for conflict? Without naming specific things, ano, kami po bilang family ay naging recipient ng marami ng conflicts. Naging kabilang din kami. We would not say na we were perfect in facing conflicts, but we will always be tempted, ano, kapag nasa gitna tayo ng conflict, pag involved tayo sa isang conflict, ay ang maging reaction natin is magalit din tayo dun sa nagsosow ng conflict. Labanan din natin siya, same medicine. Banggain din natin siya. Pero actually, ito yung principle ni Jesus eh. Pagka nilabanan ka ng kapwa mo, ipakita mo kung ano yung tama na dapat na gawin. Yung judo technique, ano? Okay, flared up yung isang tao. Mataas ang boses. Ikaw bilang isang Kristiyano, tataasan mo rin ba ng boses? Hindi. Pwedeng kumalma ka muna at ipakita mo, kaibigan, ito lang naman yung sitwasyon. Ito lang naman dapat na gawin. Pwede ba nating ayusin? Pwede ba nating ayusin? And that's from the New Testament perspective, ano? Pero makikita natin na itong pag-respond sa war and conflict is something that is God-given. Hindi mo maaaring harapin ang conflict nang wala ang Panginoon sa iyo. You cannot expect that it will be made peaceful. Balik natin sa Daniel 11. Daniel 11:28. Sabi dito, no? And he shall return to his land. Ito pong si Antiochus Epiphanes pa rin ito, no? He shall return to his land with great wealth, but his heart shall be set against the holy covenant. In chapter 8, if you recall, meron po siyang ginawang action against the Jews. So in verse 30, sabi dito, no? And he shall be enraged. He shall take action against the holy covenant. He shall turn back and pay attention to those who forsake the covenant. Verse 31 to 32. Forces from him shall appear and profane the temple and fortress, and shall take away the regular burnt offering. Ano pong nababasa na natin dito? Ito yung mga nangyayari sa ito yung ginawa niya sa templo ng Jerusalem. Pinatigil niya yung worship sa templo. And dahil sa galit niya, no, kasi natalo siya sa labanan, dahil sa galit niya, yung galit niya sa pagkatalo niya, ibinuntong niya sa mga Hudyo. At ang ginawa niya, binastos niya yung templo ng mga Hudyo, sinamba niya si Zeus sa loob ng Jewish temple in place of the sacrifice to Yahweh. At ang sinacrifice niya po dun sa templo ay hindi tupa, kundi baboy, which is dirty, which is unclean for the Jews. And that was the reason why the temple was made desolate. No? Yung tinatawag na abomination that makes desolation. Hindi ngayon makapagsamba ang mga Hudyo sa loob ng templo dahil nag-sacrifice ng baboy doon sa templo, which is hindi yun ang pinag-uutos ng Panginoon. He shall seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God shall stand firm and take action. So ito yung pangatlo na prinsipyo na makikita natin dito sa passage natin this morning. Third is that God's faithful shall stand. God's faithful shall stand. So a question that we also can come before God is this, no? If we are truly God's people,
saan ba tayo kukuha ng lakas? Sa Panginoon lang din eh. So if we are truly God's people, He will be our strength even in dangerous times. So against a backdrop na puro gera, di ba, ang tendency kapag kayong kahit sa ano eh, kahit sa community natin, halimbawa pagka yung mga katabi mong mga kapitbahay, puro maiingay, ano? Halimbawa, kanya-kanya mga video, okay. Let's just create a ano scenario kung saan nakakapanginit ng ulo. No? Tatlong sabay-sabay na mga video, okay. Papatugtog hanggang alas dos ng umaga. Tapos nagsisigawan pa, no? Ang daming kalansing, ang daming mga nag-aaway-aaway pa sila magkapitbahay. Ikaw na nasa gitna, ang tendency mo, uminit din ang ulo mo. Pero ikaw bilang isang mananampalataya, resolve in your heart that you will be faithful to stand for God in character and in faith kahit na ganito yung scenario. And that was just a domestic scenario na sinasabi natin. Ito yung mundo natin ngayon. We live in a time when our faith will always be tested. Look at some pictures that we can see and look at in the internet. Gera sa Ukraine at sa Russia. Patuloy pa rin yan. Akala natin tapos na yan. Hindi pa. Patuloy pa rin. Imagine if you were in that context kung saan yung mga Kristiyano doon, hindi na nila malaman kung saan sila magtatago. In fact, yung iba, nag-migrate na sa ibang bansa. Ang Ukraine mismo is war zone. Sira na yung mga may titulo ka ng bahay mo doon, wala ka ng bahay. Lupa na lang siya. Ruins. In another part of the world, mas malapit sa atin, sa bansang Myanmar, makikita natin, marami mga tao doon ay nag-experience ng, even right now, ng, dahil may civil war sila, no? Military junta ang kanilang government right now. A lot of people also crossed borders. And meron kami mga kakilala, mga estudyante namin ngayon na galing sa Myanmar. They have crossed borders and because of that, hindi na sila pwede bumalik sa Myanmar dahil wala na silang uuwian doon. Dahil sa mga gera sa bansa nila. Aware din po tayo sa patuloy na conflict na nasa Israel-Palestine. And I think it's not a coincidence na hanggang sa ngayon, north and south pa rin ang naglalaban at ang Israel ang nasa gitna. Although maliliit na faction lang ngayon, sa south nila, sino yung kalaban nila ngayon, currently? Hamas. Sa Gaza area, south yun. Which is also related to Egypt. Na kanina connected sa Ptolemies. Sa north, sino kalaban nila? Currently, ang kalaban nila, yung grupong tinatawag na Hezbollah, which is also connected to Syria. And Syria is the kingdom where the Seleucids settled. So hanggang ngayon, yung Seleucid at Ptolemy na usapan, nag-i-exist pa rin. At yun ang dahilan kung bakit may conflict pa rin doon. Hindi mo naman masasabing perfect ang Israel. Ano? May mga faults din talaga ang Israel sa kanilang pag-respond sa gerang ito. Pero yun nga makikita natin. At totoo na mapalad po tayo yung mga tao dito sa Pilipinas, mga Kristiyano dito nasa Pilipinas, na wala tayong ganitong conflict. Pero alam niyo po, posible rin mangyari ito sa panahon natin. Di ba may usapan na yung sa West Philippine Sea conflict, pwede yung mag-escalate. Takot lang nga daw ang China sa US. Pero remember also that yung mga gerang ito may resulta sa ating political situation, may resulta sa ating economic situation, and maging sa peace and order natin affected sa mga pangyayaring ito. Pero ito ang point, mga kapatid. Sa mga gerang nangyayari sa paligid natin, mag-e-escalate ito hanggang sa pagdating ng Antichrist. Hindi pa natin alam kung sino yon. Pero kahit hindi pa lumala ang pangyayari, tayo mga mananampalataya ay lalong dapat manatiling matatag sa Panginoon. And there is no best time to be stronger in our Lord than this time. Ano sabi ni Daniel? Anong sabi kay Daniel sa verse 33? The wise among the people shall make many understand.
Though for some days they shall stumble by sword and flame, by captivity and plunder. So hindi malayo na pwede rin natin itong maranasan sa panahon na ito, na panahon natin ito. Na biglang may mga pangyayari sa bansa natin at lumala ang sitwasyon natin. Pero we need to be strong in the Lord. Even right now. Verse 34. And when they stumble, they shall receive a little help. Many shall join themselves to them with flattery, and some of the wise shall stumble also. Maari silang mamatay, maari silang bumaliktad so that they may be refined and made white until the time of the end, for it still waits for the appointed time. The point, mga kapatid, is this. Our world today is filled with wars and conflicts. But God sovereignly keeps all of them at bay. Yung conflicts na to hindi pa nag-e-escalate kasi hindi pa panahon. Merong timeline ang Panginoon. Pero as God's people, ang tanong sa atin, are we living out the gospel of His peace faithfully? Kasi pwede natin sabihin, ano, ay, Kristiyano naman ako eh. Alam ko pupunta ako sa langit. Eh, yung family mo kaya? Yung mga kaibigan mo kaya? Kampante ka na eh, di ba? Pero ang tanong, sa buhay mo ba, nahihikayat mo rin ba yung iba na lumalim ang pananampalataya at ang conviction nila sa Panginoon ngayon? Ngayon na mas maluwag pa ang panahon. Kasi maaring dumating ang malalang panahon. Because when times become worse, at ngayon na lukewarm ka, lukewarm tayo o casual lang yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi naman kasi bigla-bigla nagiging faithful ang isang tao eh. Paano ba nade-develop ang faithfulness bilang isang Kristiyano? Araw-araw. Little steps sa pagbasa ng salita ng Panginoon, sa pananalangin, sa pagpunta sa mga fellowships katulad na worship time na katulad nito. At hindi ka magiging faithful overnight. Tanungin po natin yung mga nag-exercise. Diba? Yung mga nagsusumba. Paano sila naging magaling sa ginagawa nila, naging mas healthy? Hindi po ba't nagsimula sila at naging habit na nila yon? Faithfulness, mga kapatid, is a habit. Gusto natin maging strong Christian, paano mangyayari yon? Hindi overnight. Nasa pagbasa ng salita ng Panginoon, araw-araw. Hindi biglaan. Nasa pananalangin, nasa pag-a-attend sa mga gawain katulad nito. And faithfulness starts in the little steps that you take now to be strong in the Lord. Kailan ka magsisimula na maging strong sa Panginoon? Kapag kalumala na ang panahon? Ngayon sana. No? Sabi sa, balikan natin yung sa Daniel 11:32. Sabi doon, ano? But the people who know their God, they shall stand firm and they shall take action. Not because we are able or strong, but because God is our enabler and God is the one who makes us strong. Kaya sa darating na mga panahon na may trial ka sa buhay mo, kailan mo papatatagin ang sarili mo? Kapag ka meron ng pagsubok? Hindi po. Dapat ngayon pa lang, kinokommit mo na nakikilalanin mo ang Diyos mo bilang sarili mong Diyos, bilang sarili mong Panginoon. At hindi ka aasa, ay, may mga magulang ko, matatagang faith nila eh. Yung kapatid ko, yung kuya ko, matatagang faith nila eh. Pero ikaw, bilang individual, when will you start to have a faith that is really yours? Na niyayakap mong sarili ang Panginoon. Sabi ng isang post ng Campus Crusade, no? Ito kasi yung katibayan na meron tayo sa panahon ito. Whether life has turned out perfect or not quite as expected, si Kristo pa rin naman kasi. Siya pa rin ang ating steadfast hope. Kaya kung meron tayong matibay na pananampalataya, na atin, no, we own that faith even right now. Dumating man ang lindol, dumating man ang bagyo, sunog, gera,
o anumang pagsubok sa buhay natin, si Kristo lang ang matibay nating sandigan at maasahan. Ang tanong ko sa atin, mga kapatid, sa Kanya ka ba nakatayo ngayon? Sa Kanya ba nakatayo ang buhay mo ngayon? Kung hindi pa, tayo po ay manalangin, ano? Tayo ay manalangin. Kung hindi pa si Kristo ang tinatayuan ng buhay mo ngayon, maaaring ito na nga ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, ikaw mismo ibigay mo ang pagtitiwala mo, ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo na siyang may control sa buong kasaysayan at lahat ng nangyayari rin sa buhay mo. If you'd like to commit your life to the Lord this morning, pwede mo sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, ayoko pong hindi ako sigurado sa direksyon ng buhay ko. Pero ngayong umaga, I recognize na kayo, Panginoong Jesus, ang makapangyarihang Diyos na nagbigay ng inyong sarili sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. At dahil sa ginawa ninyo, Panginoong Jesus, nagtitiwala ako sa inyo na lubusan na kayo ang may kapangyarihan din na magbigay ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kayo rin ang may kapangyarihan para gawin ako bilang kabahagi ng inyong kaharian. Kaya ngayong umaga, nagtitiwala ako ng lubusan sa inyo, Panginoong Jesus. Pumasok kayo sa buhay ko. Umupo kayo sa trono ng buhay ko. At simula ngayon, kayo ang masunod. Kayo ang masunod. If you pray this prayer, mga kapatid, mga kaibigan, you can be sure that Jesus is your King. And against whoever king will come, you will be safe. You will be secure. Lord God, would you assure us by your words? And as we end our time today, Lord, kayo po ang patuloy na magpalalim ng aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For discussion guides sa ating small group this week, pakitignan po itong questions na ito. Unang-una, kung ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundo, ano mga bagay ang ikinakatakot o pinag-aalala mo pa rin? At paano mo ito may pagkakatiwala sa Kanya? Pangalawa, ano ang mga hakbang ang makakatulong para tumatag ka at ang iyong pamilya sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon? At pangatlo, paano mo maiimpluwensya ng kapwa mo tungo sa tunay na peace na nanggagaling sa Panginoon? Thank you, Pastor BJ. At this point po, tayo po ay magwawakas at ipapadalangin po natin ang ating offering din. But before that, ay meron na pong available na form, actually information form, tapos nilalagay na lang natin sa computer for those who would like to transfer their membership sa Christian Bible Church. Yung iba po ay hindi natin nababati ang kanilang birthdays kasi nga ay wala tayong data at nandoon po yun sa membership form. Yung po mga nabaptisan last week ay sabi ko nga po they are automatically a member of our church. And yung pong red book na sinasabi ko, red book po talaga yon na bigay ng SEC para doon yung permanent record ng mga members ng church. So if you would like to do that, you could approach Ate Mabel. Hinirin ko rin po sa kanya na prepare also the statement of faith ng church para pag humingi kayo, she could give you a copy of that for your family para malaman natin ano ba ang pinaninindigan ng church natin. And most of them, well, not most of them, all of them are from the Bible. Ano ho? So, shall we all stand please and let's pray for our offering, and after that, I
ipag-pray ko rin ng, may nagsuggest sa akin, Pastor, po't hindi tayo magkaroon ng benediction. We don't do that kasi hindi naman tayo Protestante. Ano, Christian tayo, we ask the Lord, Lord, please bless us. But you know what, if we could do that, we would want to do that. Tandaan ninyo yung kanta natin noon, yung sevenfold amen. The Lord bless. Hindi natin kaya yon ngayon. Pero aararin natin para later on, maybe we could sing it, para tayo naman ay mapauwi na bitbit natin yung pagpapala at basbas ng Panginoon. Pero we could do that kahit hindi sa kanta, sa panalangin. Tayo po ay yumuko at dumulog sa Panginoon. Lord, thank you so much sa mensahe na napakinggan namin mula kay Pastor BJ. At totoo nga, Lord, na ang daming conflict sa kapaligiran namin, ang daming gera, ang daming mga rumors of wars, kingdom against kingdoms, at lumalapit ito sa bansa namin. Lord, isang missile lang ang pakawalan ng China sa amin, tapos kaming Pilipinas at gera na dito. But nevertheless, Lord, anuman ang mga agam-agam sa puso namin, may we learn to trust in you because you are the sovereign God. You are even more powerful than all the arsenal of the world na hindi naman destruction ang dala kung hindi kapayapaan. You are more sovereign than any kingdom that has lived on this earth na hindi naman pananakop ang hanap kung hindi pagbibigay ng pagmamahal at restoration sa buhay. At sana po, Panginoon, ay matutunan namin na talagang kayo ang aming sambahin, kayo ang aming pagtiwalaan, kayo ang aming panghawakan, kayo ang aming yakapin na magbibigay ng security, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kahinahunan sa aming mga puso. And Lord, as we end this worship service, may you bless our offering. Salamat sa inyong pag-bless sa amin, Lord, throughout the week, throughout the month. And we would like to return to you the tithe, the 10% that you wanted us to give as a token of our appreciation and gratitude of what you have given us. Iniiwan nyo sa amin yung 90%, but we need to trust you, Lord, on the 10% that we give it back unto you with joy, with gratitude, and with love in our heart because of what you have done for us. Lord, we also pray that you would bless all of us as we depart from this place. Maya-maya, after the last song, inyo po kaming pagpalain. Gamitin niyo ang aking kamay, Panginoon, bilang extension na inyong kamay na ilapat sa bawat ulo, bawat puso ng bawat mananampalataya dito, Panginoon. Pauwinin niyo kami na merong basbas, may kapangyarihan, may kapayapaan, may kasiguraduhan, may assurance that you are with us and you will be with us all the way until you take us home. Allow us, Lord, to become a light and a salt kung saan kami nandudoon nakatira, saan kami nagtatrabaho, saan kami nag-aaral, saan kami nagpapahinga, saan kami lumalakad, saan kami namamasyal, saan kami natutulog. Thank you, Lord, for you being our God and our Savior, our Lord, and our security, our strong tower, our shield, and our rock, and our shepherd. Thank you. Thank you for this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kita Panginoon, mahal na mahal kita Panginoon, kailanman di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon, habang purihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay.
kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo ilalay habang buhay. Sa'yo iyalay habang buhay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal